May life size siya, oo. Pwede ko ba yakapin? Baby. Ang daming laman. Ganito lang kaliit yung rep ko, ha? Tapos puro tubig ang laman, Sen. Masana. Nakita niya lang ako. Sabi niya sa akin, pangit. Hi mga nakshi, this is Chad Kinis, ang baklang bukbok na may tatagong panot, and welcome back to my vlog. And ngayon ay napaka-excited ako kasi first time ko pong gagawin to, house raid. Gusto ko kasi mag-good vibes, kaya kailangan pumunta tayo sa taong talagang the good one, yung mabait, maasikaso, ganun. Kaya house raid natin ngayon si Senator J.V. Ejercitog. Let's go! Ganda ng labas mo. Taray. Ang cute-cute, may mga ano sa ngayon. Charot. Ang laki ng pinto. Yung pinto pa lang bahay ko na. Wala bang ano? Ang laki ng pinto, walang doorbell, ha? Tao po. Hi, Sen! Hello! Si Senator J.V. Ejercitog. Ayan! Pasensya na, dito ang aking mga alaga. Ang lalaki po ng aso. Si Gan, tsaka... Si Gan, tsaka si... Si... Pancakes! Pancakes! Pwede po pumasok? Hindi ka, pwede. Hindi naman po nang-ano yung mga ito. Mababait yan, kahit itong malaki. Baka po nang-ain ng baklayan, ha? So, let's go inside. Ay, oo nga, Sen, medyo madilim. Ay! Welcome! Ang taray! Saan mo pinindot yun, Sen? Ay, oo. Shala, automated. Hi, God. Matagal na rin ng bahay ba? 2010 pa? 2010 na po. Ay, 10 years na. Ang swerte ko kasi nung that time, nung ginagawa ito, si Francisco Bañosa is now a national artist. Oh, wow. Hindi pa siya national artist. So, mura pa ang kanyang talent fee. So, ngayon, bongga na. Naon. Ito yung living room. Ang living room. No, kung dito yung bahay, it's a... Sabi ko nga, Filipino materials, no? Uh-huh. May use of bamboo, wood, tapos may kapis. Ang dami mong artwork. Well, oo, na-collect ko yan siguro 15-20 years ago. No? Doon ako nag-start mag-collect. Parang inisip ko rin for my own use lang. Uh-huh. Hindi naman ako yung may warehouse o bodega na tulad ng ibang collector. Swerte ko rin ay... I collected some national artists. No? Oh, wow. Sila, of course, si Sanso, si Ben Cab. Ah, Ben Cab! Meron po siya ang, ano sa Baguio, di ba? Yung, yes. Oh, kanina pala yun, yes, museum. Ito, Sen, explain mo naman sa akin. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin itong dalawang to? Wala, ma-sen. Gawa ito actually ng mother ko, yung kanyang balikatan sa kaunaran. Ah. Na, gumagawa sila ng mga native dolls, pero gumawa rin sila for export. Magjawa sila. Buti pa yung mga manika, may jowa. Samantala ako single. Alam mo na, Sen, pag may nawalang isa dyan, naiuwi ko na yan. So ito, living room. Ito, ano itong manisa? Living room din to. Dalawa, para sa party. Ah. Groups. Oo nga, no, puro bamboo, no? So mahilig kayo sa bamboo. Lahat ng furniture ko local. Local. Tama, tangkilikin natin sarili natin. Si Kenneth Cobonpue from Cebu. No? Na ang mahal ng mga furnitures niya. Yung iba namang woodwork ay galing sa Negros. No? Mm. Lahat ng gamit dito sa bahay ay native. Kasi yung napili ko yung native ang team kasi para at least mas homey, mas komportable. Mm-hmm. Kasi pag yung mga European, di ba yung mga furniture na gold, parang naasiwahan upuan eh, parang naiilang ka. Kung mahilig ka sa mga native na gamit, it follows ba na kinakain mo dito? Mga native chicken, native cow, mga gano'n? Hindi naman. Siyempre, okay, doon yung native food. May nakita akong piano. Balita ko marunong ka daw mag-piano. Ako, nakalimutan ko na. Sige na. Isa lang, Sen. Ang 40 years na yata ako, di nakatugtog. Kung nariniligaw mo, ano itutugtog mo para sa akin? Nakatuwa naman. Tapos ako naman, animal lover din. Kung nakita, siguro, obvious naman itong yes. Best friend ko. Anong lahi nito? This is a black shepherd, no? Black si shepherd. Si Gun. Itong isang makulit. Hey! This is Pancakes, itong maliit. Saan ko pangalan? Ba't Gun? Ba't ito Gun? Nung binili ko, may pangalan na siya. Ito po. Ito naman si Pancakes, pinangalan ng aking maliit na bunso. Ah, Pancakes. Ito na mga Nakshi, sa lahat ng mga animal lover dyan, kakaiba pala mag-command ng ano, ng aso itong si Sen. Ang kanyang si God, kakaiba niya i-command yung kanyang beloved dog. Kasi, ito na, pakita lang natin. French command. Oh, French command! Hindi naman dahil para maging social, pero
for safety kasi these are protection dogs, mm-hmm. trained sila mag-attack, trained sila mag-surveillance. So para hindi gayain ng iba, kung common, kung English o Tagalog ang commands, madaling magaya. Sample nga. Asi. Good. Sebyan. Asi. Oh, sosyal. Kushe. No police. Yeah. Kushe. Asi. Sige, ang nilayasan ako. Ang dali. ang sosyal lang aso ni Sean. Samantala nga sa bahay namin, upo na nga lang, hindi pa maintindihan ng aso. Papakita ko yung isang alaga ko, si Pablo. Kaya lang, ewan ko, magsalita pa ito. Usually, sa umaga siya madaldal. Makaw siya, no? Hey, Pablo! This is Pablo. ano po klaseng ano yan? Makaw ang tawag. Wala naman pong coronavirus kasi delikado po sa Makaw ngayon. Pablo, kumain ka na? Wala siyang kulungan. Kumain ka na? Wala, walang tali. Oo nga. Wala siyang tali. Ang galing. Matagal na nandito. Nakita niya lang ako para sumigaw siya ng pangit. Sabi niya sa akin, pangit. Kaya tinuturo sa kanila kasi naririnig niya. Yung pangit, kumain ka na. May tao. May tao ba, Pablo? Ayun, no? Pablo, maganda ba ako? Maganda ba ako, Pablo? Ay, taray! May tao? Pablo? Ready naman siya. Kahit sa tagal niya rito, hindi tama, wala na siya tali. Hindi siya umaalis. Nakakawakan siya dito. Nakakawakan siya. Medyo nanunungalang ano, pero hindi parang friendly lang. Totoo ba? Sumahili ka talaga sa animals, eh. Nakaka-ano kasi, nakaka-relax. Mm. Lalo pag may aso ka, nakakababa ng stress blood level. Pressure, yung stress. Oo. Diba? Kasi mabait ang aso, very affectionate. Oo. So kung mahilig ka sa mga hayop, baka pwede mong alagaan din ako. Dito lang, dito tayo tumira. Parang mas maano pa eh. Mas maganda pa siya sa akin. Aking best friend ngayon. Tuwing namamatayan ako ng aso, umiiyak pa rin ako. Kasi I love mo talaga eh. Oo, kasi araw-araw mo kasama. Totoo. So ano pa mga animals mo dito? Well, meron ako mga isda pampa-relax. Ang koi kasi, yung Japanese koi, mahal yan, ano? Pero yes. Ako, ginagawa ko, binibili ko, maliit, pinalalaki ko na lang. Oo. Oh. Sa Japan, pag yung mga pang-show, uh-huh. Milyon na niya. Pero ako naman, pinalalaki ko na, pinagsasagaan ko. Oh my gosh! Pinalaki. Yung pinili ko yun, mga ganun na kalaki. Sir, hindi naman koi fish yan eh. Koy! Ang lalaki! So, ilan ang koi fish mo, sir? Ngayon, 14. Dapat 15 eh. Dapat 14. Odd numbers. Sabi ng Chinese, parang swerte. 9, 11. Hindi ka ba natitempt, sir, pag dito kayo kumakain? Hindi ba ka natitempt na ihawin yung iba dyan? Walang lasa kasi hindi naman ano eh. Uh-huh. Tabang eh. Tsaka pigs ang kinakain. So, yun ang aking ang animals. Yung mga dogs ko, yung Macau. Tapos yung pag-koy. Hey, let's go back inside. So, nakita natin yung mga animals ni... Oh, yung mga animals. Dalhin niyo naman ako sa ano niyo, sa dining area niyo. Sa dining area? Okay, sige. Para ano? Let's see your dining area. Ito naman yung modern art. Ito magkasawa sila. Oo, yun. Nagagalitan. Kamukha ng tatay ko. Promise, ganyan naman kayo. Kamukha ng tatay ko. We are going sa dining area. Itong dining area. Oh, wow! Taray! Parang pang... Formal dining area. Parang pang last supper. Ganun, pagpupo kayo. Hindi ba kayo nahihirapan magkarinigan sa pag dito niya pausap niyo, tapos isa pa nila? Oo, kaya dapat kang usap dito yung malalapit na natin. Sa kitchen. Okay, sa kitchen. Madilim. Dito kayo madalas kumakain. Ayan, speaking of pagkain, may pagkain silang hinanong. Magiging narin na tayo Chinese dito, galing din sa San Juan, no? Miswa, yung... Fresh lumpia, kikiam. Ito mga dogs, hindi naman nila yadambahan yung mga... Hindi naman. Ito yung dining nila. Tignan mo, ang laki-laki po ng dining area, tapos dito po sila nagluluto. Ayan. Dito po nagluluto si Sen. Sen, dito ka nagluluto. Ang laki-laki po ng dining area. Ako rin ay collector ng toys, no, nung bata pa. Ay, sobrang hili ko po sa toys, Sen. Ganun ba? Sobra. Let's go! Ano to, Sen? Repto? Repto? Mga 10 years na rin yan. Ang laki ng rep. Hindi ko mabuksan. Ano ba ito? Baka bigay katas pa ng Pasko yung Pasko, organ. Mga Pasko pa. Ganon sa'yo, di ba? Minsan yung mga Pasko, pag pinasok mo, tatanggalin mo ulit sa susunod na Pasko na. Ang daming laman.
Samantalang yung laman ng bahay ko, ganito lang kaliit yung rep ko ha. Tapos puro tubig ang laman sin. So ito yung touch of modern. Ito yung handa na touch of modern. Yan. Ang ganda. Ilaw. Sarap mag-pictorial dito sa'yo. Stay! Baka bigla ako sakman. Marunong lang sa'yo. May paano yun. Pupunta natin si Rapunzel. Oh my gosh! Electric trains. Passion ko kasi ang trains, no? Railways. Ang infrastructure development, kaya nandyan, mamaya pakikita ko. Oh my gosh, ang ganda. Tingnan mo mabuti. Umaandar kasi. Yes, tsaka passion ko ito mula ng bata ako, mahilig ako. Kaya ginawa ko din, nung ako yung nasa Senado, ako nagdepensa ng mga railway projects. Bagong airport. Oh. So, kumbaga in-apply ko sa tunay na buhay. Kasi PNR North Line, yung Manila going to Clark to Northern Luzon, sinisimula na po yun. Wow! Tapos yung Manila Subway System, ang kulang na lang yung Bicol Express na susunod, pero yung Mindanao Railway magkakaroon din. Yes. Yung Bicol Express po, mamaang ka. Actually, yun lang nakakatawa, Chad, no? Kasi ngayon, yung mga bata, ang pagkakakilala sa Bicol Express, pagkain na kulang. Pero ang Bicol Express is originally a train. Yung po yung train from Manila to Tuban, all the way to Naga, to Iriga, and Legazpi. Kaya Bicol Express ang tawag doon sa train na yun. Ito naman yung robot collection ko kasi nung kabataan ko, Voltage 5, Dymos, Jersey, si Dymos. Ewan ko kung naabutan nyo to ha, pero siguro hindi kami nagkakalayo. Kung ikaw na sa 40s, 50s, kilala nyo sila. 25 year collection, nagsimula ko 1990s. Nandito yung first toy mo din? Wala maalala ko ano yung mga first toy. Pero kung makikita mo, magkakaiba, no? Uh-huh. Yung mga lumang toys, tagantong Vanguard Ace, uh-huh, nakita mo yung movement nila, ganun lang. Ganun lang. Ganun lang, di ba? Pero yung mga bago, may mga joints na. Oo. Articulated na. Ito may Astro Boy pa si Sen. Astro Boy. Ito ano to? Ano nga to, Sen? Si Star Rangers. Yeah, Star Rangers. Rangers. Yes. Alam mo, Sen, I'm so happy na pinakita mo sa amin kung side mo na to. Hindi lang to childhood side mo, pero kundi ito yung ibang... The lighter side. Oh, the lighter side of J.B. Hersey to. Kahit naman... Sen, Buchan, yung ibang tao kasi, ang tingin sa politiko, yung mga nasa gobyerno, powerful ka, hindi ka ordinaryong tao. Tao rin kami. Yes, yes po. We have our softer side. So, at least ito, nakita nyo, yung passion ko, yung hindi ko sa toys, sa animals, and art. And this just showed how good you are na kasi ang tao kasi pag mahilig yan sa art, pag mahilig yan sa mga laruan, pag mahilig yan sa hayop, kasi alam mo, ito lahat yung inaalagaan, they take care of it. Kung ito nga naaalagaan nila, what more ang taong bayan, diba? I salute you for that. Thank you for this. Baka naman pwede uwi yung isa. Charal! Tapos syempre, the ever famous, of course. Yes. The Avengers. Avengers. Pero kung titignan mo yung mukha nila, maganda yung collection. Kung magiging Avengers ka, Seth, sino ka dyan? Siguro si Incredible Hulk. Incredible Hulk na dyan. Ito si Predator, Terminator. Kung titignan niyo mga mukha, oh. Si Lara Croft. Tomb Raider, of course. Darth Vader. Raiders. Well, meron din ako. Lahat ng actually childhood. Ano ko nandito? May life size siya, oh. Pwede ko ba yakapin? Baby. Bubuksan ni Sen yung train, tingnan natin. So Sen, tumatambay ka rin dito just to relax din minsan. Oo, oh, just hindi pa daw tapos to. This is still a work in progress. Senator JB designed this by himself. Tama ba ako, Sen? Oh, he designed it this by himself. Look, oh, umaandar siya. Ayun na. Ito daw kasing isa, wala nang biyahe. Kasi last trip na. isa na lang pinaandar. Oh my God, Sen. Meron ka din ganito. Pwede hawakan, Sen? Oo, oh, yung Voltage 5 na. Tinusuot mo to, Sen. Hindi ka mahilig mong costume. Pagawa ko niyan, yung pang-scooter ko na helmet. Nung nasa Senado ko, I was the one to defend the budget of the Department of Transportation, mm-hmm, yung malalaki projects, airports, railways. Ako yung nag-defend na. Well, thank you for that, Senator. Which is kailangan talaga namin. Kailangan, kasi talaga. Parami na parami ang kotse, napansin nyo naman ang traffic natin. Lalo na ngayon, kailangan siguro talaga. Siguro we lose about 1-2 hours, maybe 4 hours a day sa
kalsada na sana yung quality time na yun dapat sa pamilya. Masasayang ang oras natin sa kalye. Anyways, Sen, maraming salamat. Thank you so much for having me here sa bahay mo. Sana nag-enjoy ka kasi sobra. Ako ay actually, lahat ng dinadala ko rito, nagparang silang nag-time warp. Umabalik sila sa pagkabata. Ako, Sen, thank you so much sa iyong kabaitan. At alam ko naman, syempre, ikaw ang pinakamabait na senator na nakilala namin. thank you. Maraming salamat for opening your house sa amin, hindi lang sa akin, sa mga nanonood din. Guys, comment down below and show your love for Senator J.B. Herzog, of course, sa kanyang very humble abode. Humble abode, English! Maraming salamat po. Thank you for opening your house to us. Thank you, Sen. Maraming salamat. Any message para sa ating mga kababayan naman? Well, sa ating mga kababayan, kamusta kayo? Sige, papasalamat na naman. Take the opportunity to thank them for their continued support. Siyempre, kahit wala tayo, nakakataba naman ng puso. Ang dami pa nagpapayang ng mamahal at suporta sa atin. Mm-hmm. So, meron naman ako iniwan, no? Ang universal healthcare, hopefully, pag ma-implement ito, kahit pa paano, kahit wala na ako, makabalik man ako hindi, meron iniwan tayo sa Sambena para po sa inyo lahat. At syempre, salamat sa iyo, Chad, na at least nakita yung other side na yes. Hindi kami lagi seryoso. Tao rin kami. Apo. Nakakala kasi ng iba na pag politiko ka, iba eh. Seryoso. We are also normal people. Once again, maraming salamat, Sen. Patuloy ka namin sa supportahan. Kahit nasa posisyon o wala, we love you. Thank you so much. Thank you guys. Thank you for watching the vlog. And thank you sa bahay ni Senator JB. Bye guys!